Hi guys, magandang araw. Sa video natin ngayon may gagawin tayong isang motorsiklo. Motor Push Typhoon 150 nga pala ang motorsiklo na to. Sira nga pala ang stator ng motorsiklo na to. Kaya sa video natin ngayon ay magpapalit tayo ng stator. Ito ang dati niyang stator guys. Sira na ang primary coil. Pwede sana natin itong i-convert sa 4-pin CDI, ngunit may binibenta sa ating stator na katulad nito sa halagang 200 pesos lamang, kaya yun na lang ang gagamitin natin. Ito na ang bagong stator guys, kaya tara samahan nyo ko at ikakabit na natin ito. Madali lang naman ang pagkabit ng stator sa magneto side cover guys. Siguraduhin nyo lang na nasa ilalim yung wire ng output ng stator at wire ng pulser o pick-up coil upang hindi matamaan ng magneto. At siguraduhin nyo rin guys na walang nakadikit na buhangin o bakal sa magnet ng magneto o sa magnet ng pulser dahil isa ito sa magiging dahilan ng pagkasira ng stator natin. At siguraduhin nyo rin guys na mahigpit ang paglalagay ng mga bolts upang hindi matanggal ito at dumikit sa magneto na magiging dahilan ng pagkasira ng motorsiklo natin. Yan guys, naikabit na natin yung stator, nahigpitan na rin natin yung bolt niya, at na-secure na natin yung wire upang hindi tumatamaan sa pag-ikot ng magneto. Ngayon naman, ikukunik na natin yung wire ng stator sa connector niya. Dapat nasa tamang posisyon yung wire ng stator sa connector niya guys, dahil kukunik pa natin ito sa regulator at sa CDI. Yung wire na black-red ay primary coil, yung blue-white naman na wire ay repulsor, yung green naman ground or negative, yung pink charging coil or positive, yung yellow naman yun ang light coil. Ngayon naman lalagyan natin ng gasket maker yung magneto side cover upang maiwasan na mag-leak yung oil. Huwag nyo kalimutang tanggalin yung sirang gasket bago nyo lagyan ng bagong gasket maker yung magneto side cover upang maging pantay yung paglapat nito sa crankcase. Sa pagkabit naman ng magneto side cover sa crankcase ay dapat naka-crisscross yung paghigpit ng bolt upang maging pantay ang paglapat nito at maiwasan na mag-leak yung oil. Ngayon naman, ikukunik na natin yung stator sa connector ng CDI at regulator. Kung napapansin nyo guys ay buti ng soft drinks ang ginawa nating tangke ng gasolina dito kasi may butas pa kasi yung tangke ng motorsiklo na to at kailangan muna natin ihinang yun. Kaya ito muna ang buti ng soft drinks ang gagamitin nating tangke temporarily at ito muna ang carb na 28mm ang gagamitin natin. At nang matapos nating i-connect yung mga wirings niya ay pwede nating i-check kung may output ng kuryente yung ignition coil niya. Yan guys, may output na kuryente at nag-spark niya yung ignition coil niya. Pwede na natin ibalik yung spark plug cap upang masubukan natin kung aandar na ba ulit ang motorsiklo na to. Okay.
Yan guys, umandar na ang motorsiklo na to. Kailangan na lang natin itunoy yung carburetor upang maganda ang takbo ng motorsiklo na to. Nabuhay na muli ang motorsiklo na to guys. Sana naman ay may natutunan kayo and please like and subscribe to our YouTube channel para maging update kayo sa panibago nating video. Maraming salamat po!